Nakikilala ba ninyo si Lola Francisca? Malamang, maraming nakakakilala sa kanya at marami din ang hindi. Kinikilalang Filipino oldest woman in the world na ipinanganak noong 1877 at namatay noong 2021 ay si Francisca Susano. Siya ay ipinanganak sa Binyan, Laguna noong Setyembre 11, taong 1877 at naging 124 na taong gulang bago siya pumanaw noong Pebrero 15, taong 2021. Siya ay naging kabilang sa mga supercentenarians o mga tao na may edad na 110 taon pataas at nanguna sa listahan ng oldest living Filipinos bago siya pumanaw. Si Francisca Susano ay ipinanganak noong Setyembre 11, 1877 sa Binyan, Laguna. Siya ay lumaki sa isang pamilyang magsasaka at nagsimulang magtrabaho sa bukid sa edad na 12 taong gulang. Nang magkaroon ng digmaan sa Pilipinas, siya ay nagpakasal sa edad na 21 taon sa kanyang kapitbahay na si Francisco Sepulveda. Nagkaroon sila ng 6 na anak. Sa kabila ng mga hirap sa buhay, nanatiling positibo si Lola Francisca at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na kanyang natatanggap. Ayon sa kanyang pamilya, naglalaan siya ng oras para magdasal at magpakalma. Hindi rin siya kumakain ng marami at kadalasan ay nagluluto ng gulay at isda. Noong 2020, sa gitna ng pandemya ng COVID-19, nakilala si Lola Francisca Susano bilang oldest living Filipino. Noong 15 ng Pebrero taong 2021, siya ay pumanaw sa edad na 124 na taong gulang. Bilang isang supercentenarian, si Lola Francisca Susano ay kinilala bilang isa sa mga tao sa buong mundo na nakatagpo ng mga pangunahing pangyayari sa kasaysayan ng mundo, tulad ng World War I, World War II, at pandemya ng Spanish Flu noong 1918. Ang kanyang mahabang buhay ay isang halimbawa ng katatagan at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. The oldest person in the world at 124 years old is currently validated by the Guinness World Records. Local health officials have yet to determine Susano's cause of the death, but the super senior will reportedly be tested for COVID-19. Fortunately, city information officers reported that she didn't exhibit any symptoms of the coronavirus before her death. Born in September 1897, a year before Spain ceded control of the Philippines to the U.S., Susano was reportedly the world's last surviving person to be born in the 19th century. The city government of Kabangkalan in Negros Occidental said Lola Isca, as she was affectionately called, died at around 6:45 p.m. Francisca Susano, who was believed to be the oldest living person in the Philippines and probably in the world, died on Monday at 124 years old, according to the local government of her hometown. The city government of Kabangkalan in Negros Occidental said Lola Isca, as she was affectionately called, died at around alas 6:45 p.m. City Public Information Officer Jake Carlin Gonzalez told CNN Philippines that the local health office has yet to determine the cause of death. She said Susano will be tested for COVID-19 on Tuesday morning, although she added that the supercentenarian reportedly did not exhibit any symptoms of the viral illness before her passing. Susano was born on September 11, 1897, which was before the country became independent from Spanish rule. As of September this year, Guinness World Records was still verifying the documents needed for her to be officially declared as the world's oldest living person. In the same month, Senior Citizens Party Listrep Rodolfo Ordonez filed a resolution urging the House of Representatives to grant Susano a 1 million pesos cash gift in recognition of her monumental achievement and to assist her and her family especially during the COVID-19 pandemic.
At yan po ang maikling kwento sa buhay ni Lola Eska. Sa kanyang napakahabang pamumuhay at paglalakbay dito sa mundo. Sana meron akong naihatid na kunting kaalaman sa inyo tungkol sa pinakamatandang tao na nabubuhay sa Pilipinas. Kayo mga idol, hanggang ilang taon kaya tayo aabot sa ating buhay? Maraming salamat sa panunood ng ating episode ngayong araw na ito. Kung napanood nyo ito ngayon at nagustuhan ninyo, huwag kalimutang e-like, share, subscribe at follow sa ating channel at Facebook page mga idol. Maraming salamat!